Hello mga ka-Burn! This is Bernie Batty ng nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media. Welcome to my YouTube channel. And for today's video, ayan. So, ito po kasi one of the most requested vlog po ng ating mga followers and supporters here dito po sa ating YouTube channel. So, gusto nga daw po nilang makilala nga daw po kung sino nga daw po ako, si Bernie Batty, bilang nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media. Ayan. So before we start, kung bago lamang po kayo sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share, and comment, and push the bell button para updated kayo sa aking next videos. Kung ready na kayo, ready na ako. Tara! So ngayon nga, magkakaroon tayo ng chance para makilala si Bernie Batty. Kung sino nga ba siya sa likod ng camera. Ayan, so yung list of question po natin ngayon is nanggaling din sa mga supporters niya. Ayan, so ano nga ba ang complete name ni Bernie? Ayan, sa aking mga followers and supporters, ang kompleto ko pong pangalan ay Bernie Padura Batty. Ayan, so next, taga saan ba si Bernie Batty? Ako po ay ipinanganak sa bayan po ng San Nicolas, probinsya po ng Pangasinan, at ako rin po ay kasalukuyang pong naninirahan po sa bayan po ng Natividad, probinsya pa rin po ng Pangasinan. Ayan, so next, ilan kayong magkakapatid? So kami po ay apat na magkakapatid, ako po ang panganay, dalawang babae, dalawang lalaki, ganon! Paano at kailan ka nagsimulang mag-vlog? Nagsimula kasi akong mag-vlog. First kasi na vlog ko noon ay hindi ko talaga makakalimutan sa TikTok noon. So that was 2020. Same din ng aking YouTube channel. Nag-start ako mag-vlog January 2020. Tapos nag-start ako mag-upload ng pinakauna kong video sa YouTube hanggang sa nag-stop na ako ng mga ilang buwan kasi February, March, April, hanggang May kasi wala na akong mga upload noon kasi sobrang tinabad na akong mag-upload noon ng mga videos. Ang hirap pala mag-edit. Eh ngayon po, May po kasi noon, kasagsagan nga po ng pandemic. Sabi ko, why not, since may YouTube channel na ako, why not ipagpatuloy ko yung pagbablog. Kaya sabi ko nga noon, itong next na vlog ko, kung ito ay magugustuhan or maganda yung feedback from our viewers, ipagpapatuloy ko ang pagbablog. Pero kapag medyo hindi maganda yung comments or feedback ng ating mga viewers, yung i-upload kong next na video, sabi ko, ay, baka talagang hindi para sa akin ang pagbablog. So, good thing naman po kasi, nung na-upload ko po yung aking video sa aking YouTube, eh talaga nga namang nagustuhan at na-appreciate po yan ng ating mga viewers. Kaya, ayun po, sabi ko nga na humingi ako ng sign kung ipagpapatuloy ko pa ay hindi. So, since maganda po ang feedback, ipinagpatuloy ko nga po ang pagbablog. Kaya simula po noon, parang every 3 days, 5 days na po akong nag-upload sa aking YouTube po noon. Ayan. Ayan, so next naman po tayo. Ano ang mga naging trabaho mo before bago ka naging isang sikat na social media influencer? Marami po akong mga naging trabaho before po ako nag-vlog. Ang pinakauna ko pong trabaho ay sa Maynila bilang isang sales and marketing officer sa isang telecommunication. And then pagkatapos po noon, pumunta na po ako ng Baguio para magtrabaho sa isang fast food chain. Bali na kay limang fast food chain din po ako sa Baguio. At yung pinakahuling trabaho ko nga po noon sa Baguio ay isang salesman sa isang malaking mall sa Baguio po yan. And then, after ko po noon, nag-abroad na po ako. Naging OFW po ako ng 5 taon. 2 years po sa Qatar and 3 years po ako sa Kuwait. And then, ayun na nga po, 2007 po, umuwi na po ako po ng Pilipinas para hanapin ko din po yung sarili ko. Hindi, actually, bakit nga ba ako umuwi dito sa Pilipinas? Kasi apat po kami magkakapatid nga po, diba? So, kaming tatlong magkakapatid na sa ibang bansa noon, eh yung bunso po namin noon, gusto rin niya pong ma-experience kung paano po ang mag-abroad. So, ako bilang ako yung naunang nag-abroad noon, sabi ko, sige, bibigyan ko naman ng chance yung aking bunsong kapatid na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya, ayun, eh ayoko naman kasi na parang walang kasama yung aking mga magulang dito sa Pilipinas. Kaya, ayun nga po, from 2007 hanggang ngayon po,
ako na po yung nagstay dito sa Pilipinas kasama po ang aking mga magulang. Ayan, so sobrang dami mo palang napasukang trabaho, yes, before. Diba? Ayan, so next naman, kung hindi ka vlogger, YouTuber, TikToker, anong trabaho mo ngayon? Actually, yung una po kasi talaga, matagal ko ng pangarap maging artista. Kaya sabi ko nga noon, kung may mga opportunities, kung may mga chances po na pwede kong pasukan or pag-auditionan para lang maging ano, ma-discover lang, pinapasukan ko po talaga. Ang dami ko ng mga reality TV shows na nag-auditionan. Tapos kung ano-ano pinagagawa ko po talaga noon para lang po mapansin po sa larangan po ng show business or sa social media man, na baka sakaling ma-discover. So yun nga po ang aking pangarap po talaga, maging artista. Pero dahil nga po ito, dahil po sa tulong po ng aking pagiging social media influencer daw, eh naging daan po ito para makibit ko na nga po yung aking pangarap po ngayon. Kaya ako po ay proud and nagpapasalamat po ako sa Saranggola Media Production sa tiwala pong ibinigay po nila sa akin dahil ako po ay isang exclusive artist talent na po nila. O, diba? So, gusto ko lang din pong pasalamatan po ang Saranggola Media Productions dahil nagkaroon na nga po ako ng first movie appearance at meron pong mga susunod pang mga project na talaga nga namang kaabang-abang. Kaya sabi ko nga na thank you so much kasi na-appreciate din nila yung mga sacrifices ko tsaka yung efforts ko sa pagbablog, diba? Kaya alam nyo yon, matagal na nga ako nag-vlog, January 2020. Pero yung tindahan po kasi namin, nag-start at tindahan concept po kasi, nagsimula lang po yan noong October 2020. So, hindi ko lang po ini-expect na tatangkilikin at maaaliw ang napakaraming mga tao. Hindi lamang po ang mga nasa Pilipinas. Ganun din po yung mga OFW po nating mga bayani sa ibang bansa na sobrang naaaliw nga daw po sa aking mga pinagagawa sa tindahan. Kaya sobrang thankful po ako sa aking mga followers, supporters dahil po sa inyo na-reach po natin ang mga millions of views ng ating mga videos, mapa TikTok man, meron din po ako sa YouTube at saka sa Facebook page. Kaya sobrang laki ng utang na loob ko po sa ating mga followers tsaka supporters. Siyempre kay God na nagbigay po sa akin ng ganitong talento at sa Saranggola Media Productions na nagtiwala po sa aking kakayahan para ma-achieve ko na po at ma-reach ko na po ang aking pangarap para maging isang ganap na artista. O, diba? Ayun. So, hindi naman talaga maikakaila na sobrang dami mo ng supporters ngayon. Lalong-lalo na ang mga kapatid nating mga OFW. Yes. So, next question naman po tayo. Kung magkakaroon ng chance na makakulab ang sikat na artista or YouTuber, sino yon at bakit? Actually, dalawa kasi ang pangarap kong maging ano, makakulab pagdating po sa ganitong uri ng ano no, ng ganitong uri ng pagpapasaya no. Unang-una po talaga si Vice Ganda nga po kasi ang pinaka talaga nga namang pinaka-paborito kong komedyante. Sa larangan po ng pagpapatawa, Vice Ganda is Vice Ganda and Vice Ganda is parang napakalaki ng epekto ni Vice Ganda. Kaya ako nagsusumikap na magpatawa at mag-entertain din po sa ibang tao. And then sa pagbablog naman po, ang talagang pangarap ko po na makakulab po talaga ay walang iba kundi po si Ivana Alawi. Talagang siya nga po ang aking pangarap din po na makakulab at sana magkaroon po ng chance. Baka naman po, Miss Ivana Alawi, nanonood po kayo dyan. Baka naman po, bigyan niyo po ko ng chance na makakulab ko po kayo. Di ba ba? Kasi pangarap ng bawat vlogger, YouTuber na makakulab ang isang Ivana Alawi na sobrang napaka-generous at napaka- bait na tao. Down to earth. Yes. Ayan, so next question, galing sa isang supporters. Ano daw ba ang paboritong ulam ni Bernie Batin? Ayan, ako naman po ay hindi po ma-arty sa pagkain, pero sadyang may pagkain or ulam po talaga ako na sobrang paborito ko po. Yun po ay ang sinigang. Kahit anong sinigang, sinigang na baboy, sinigang na baka, sinigang na isda, basta sinigang po. Yan po yung aking paboritong ulam. Ayan, so itong question naman na to ay nanggaling kay May. Totoo daw bang masungit si Bernie Batin? Ayan, sa mga hindi pa po nakakilala po sa akin, kasi sa mga nakakapanood na po ng aking mga vlogs, kasi nga po ang tagline ko nga po ang nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media. Pero sa totoong buhay po, marami pong nasasabi at hindi na po natin may pagkakaila na ako po ay isang mabuting tao, mabuting kaibigan at isang mapagbigay. Hindi pong, kasi ako kasi,
nagsimula po kami sa walang-wala. Kaya alam ko po yung pakiramdam na wala talaga. Kaya ako po, nag-give back po ako sa aming community para kahit paano magbigay din po ng konting blessings. I-share po natin yung mga blessings po natin na natatanggap po natin. Kasi sabi nga po nila, sharing is caring, and let us share our blessings. Kasi the more na nag-share tayo ng blessings, mas marami pang blessings yung matatanggap po natin. Ayan, so galing naman sa isang supporters natin na si Jeva. Totoo daw ba na binabato mo ang mga bumibili? Ayun po, sa mga hindi pa po nakakaalam at hindi pa po nakakakita ng aking mga videos live, sa screen po kasi ng tindahan po namin, meron pong maliliit na screen po yan. So, hindi po talaga sila totally nababato sa kanilang mukha. May natatamaan pong some parts sa aming tindahan na kung saan makakala po ng lahat ay nababato po sila. Pero sa totoong buhay, hindi po sila nababato. Bilang isang Bernie Batty na super sikat na ngayon, ano pa yung gusto mong marating? So ayun na nga po, bilang pangarap ko nga po maging artista, syempre gusto ko talaga maging sikat na artista. Magkaroon po ako ng mga TV commercials, magkaroon po ako ng sariling movie project, magkaroon po ako ng billboard sa ads. Kasi pangarap ko po talaga yung mga yun, parts po yan ng aking pangarap na magkaroon po ng sariling mga projects, movie project, teleserye, TV commercial, at saka isang ano po, tawag dito, isang billboard. So yun po yung mga talagang sobrang talagang pangarap ko sa buhay. Kaya ang ginagawa ko po, pinaghihirapan ko po, pinagbubutihan ko po na makamit ko po yung aking mga pangarap. Ayan, so sino naman yung mga nagiging inspirasyon mo para makamit mo yung mga pangarap mo? Ever since naman po talaga, isa lang po ang inspirasyon ko. Ang inspirasyon ko para ma-achieve ko po ang aking mga pangarap ay ang aking pamilya. Dahil ang pamilya ko, simula po noon hanggang ngayon, sila po ang unang nagtiwala po sa aking abilidad, sa aking talento. At syempre, lubusin po ako nagpapasalamat sa aking mga followers and supporters. Kasi kung wala din po sila, hindi po mabuboom o mababaral po ang ating mga videos. So, ayan, so sa last question na tayo, ano ang mga message mo sa mga nagsisimulang mag-vlog? Ayan, sa mga aspiring vloggers po natin dyan, sa mga nag-iisip pa lang po na magsimulang mag-vlog, ang gawin lang po natin ay enjoy lang po natin ang ating mga ginagawang content. Huwag po natin isipin na kaya po tayo mag-vlog ay dahil malaki po ang kitaan dito. Huwag po natin isipin about sa pera. Ang isipin po natin ay ang magpasaya, makapag-entertain, makapag-share ng good vibes, ng lessons, ng learnings sa ibang tao. Dahil sa panahon po ngayon, we deserve to be happy, we deserve to love. Kasi sobrang dami ng problema ng ating mundo. Kaya sa simpleng pagpapasaya at pagbibigay po ng entertainment po sa ating mga viewers, malaking tulong at malaking bagay na po yun para sa kanilang lahat. Ayan, so any message sa mga supporters ni Bernie Batin? Ayan, so muli po, ako po ay lubusan nagpapasalamat po sa aking mga followers, supporters, sa lahat po ng mga patuloy po na nakaka-appreciate po ng aking mga videos and vlogs. Maraming salamat po. So si Bernie Batin po, ang pinakamasugid na tindera ay lagi pong nagsasabing, huwag po natin kalimutang magdasal at manalig sa Diyos, at mahalin po natin ang ating mga sarili, pati ang ating mga pamilya at lahat po ng mga taong nakapalibot po sa atin. Dahil hindi, sabi nga rin po nila, let's share good vibes, share happiness. Dapat maging masaya lang po tayo. Sa sobrang dami ng problema sa mundo, we deserve to be happy. Ganon! Nakakaloka! So, muli po, this is Bernie Batty ng Nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media. God bless everyone and thank you so much for having me here. Bye!